Yes, the Christmas feeling is very much in the air right now in Plaza Sugbo. There you are, Plaza Sugbo here in Cebu City, just beside the very religious and iconic symbol of the birth of our Christianity, the Magellan Chapel here, where encased Cross of Magellan is here, nandito sa loob na to. Ayan, and that is the City Hall. Talagang ano na, very uplifting ang feeling, no, to be seeing this. This is Santo Niño Church, this one. This is Santo Niño Church, at saka it's closed, open at 6 o'clock. Ito, may mga ilaw, pinailawan sila. Kasi nga, we have been deprived of celebrating Christmas last year because of what happened to my city when it was devastated by Super Typhoon Odette. Kaya ngayon, talagang pinailawan talaga because kailangan talagang maramdaman natin ang kung gaano kaganda ang Pasko here in Cebu City. So, I think it's not finished yet. Marami pang ilalagay na mga ilaw, pailaw dito. But I'm just giving you an update dito sa Cebu as we continue starting to put Christmas decoration in our beloved city dito sa Plaza Sugbo, as well as here sa just in front of Cebu City Hall. Ayan, napakaganda, it's so beautiful, it's very uplifting. Ayan, that is the City Hall. Definitely alam ko maraming pailaw dito, and this is it. Okay, advance Merry Christmas mga kalakwatsera. Yung iconic at historical din lugar, no? Dating Kumpanya Maritima, but formerly it was built, it was a luxurious grand hotel, no? Shamrock Hotel, way back in 1920s. Ngayon, at naging shipping company siya ng Kumpanya Maritima. Eventually, it folded and closed in the 80s. And now, yan, naging ano siya, napaka-historical na site and naging isang tourist attraction. In fact, dito na-shoot ang isang famous series, American series na movie for television, The Kumpanya Maritima Ruins here in Cebu City. Okay, sinimulan na rin pailawan. This is the oldest and the smallest Spanish military fort in the Philippines, dating back in 1563. Ito yun, no? Pinailawan na rin nila. In anticipation of the Christmas celebration, hindi pa to tapos kasi simula pa lang paglagay ng mga Christmas decoration. And of course, in front is Plaza Independencia, the largest public plaza in city of Cebu. Dito, malayang ipinapahayag ang mga opinion ng mga Cebuano regarding religion, politics. They converge in here. At ito rin ang simbolo ng pamilya, pamilyang Cebuano. Because every Sundays nandito yung mga Cebuano would converge here, kasama ang kanilang mga pamilya, take time leisurely. Ito'y libre na lugar para sa mga Cebuano at saka yung mga galing sa ibang mga island who just come here to visit this place and meet with their friends. At the same time, ito rin ang Christmas tree na to nagpaalala na bumabago ng Cebu after that Christmas
Super Typhoon Odette na devastation on December 16, 2021 na yung Christmas tree na itinayo dito last year was totally ruined because of very, very strong typhoon. Maraming mga century-old trees na naputol, nasira to lahat. Kaya ngayon, ito'y simbolo ng Cebuano resiliency, no? Cebuano unity and resiliency sa pagkakaisa at pagbangon ng mga Cebuano. This is the symbol of Christmas tree here in my beloved Cebu City. Ayan, no? Maraming mga gatherings that will take place here in Plaza Independencia kasi napakalawak niya. And oto, may ano pa nga, oh, may tent ng Cebu City. Many activities will be conducted here. And napakagandang tanawin. It is very uplifting, reminding us of the birth of our Savior Lord Jesus Christ and reminding the Cebuanos na kaya nating bumangon pagkatapos ng Super Typhoon Odette. A year after, in remembering Super Typhoon Odette, bumabangon ng Cebu dahil sa pagkakaisa and the very efficient administration of elected officials and our government here in Cebu City. Have a blessed day and advance Merry Christmas to each and every one of you. Ayan. Kalapit lang ng Campaña Maritima, makikita natin yung bridge, no? Cebu Cordoba Link Expressway. Ayan, magkalapit lang sila. Two iconic structure here in Cebu. If you come, visit Cebu, makikita mo tong Cebu Cordoba Link Expressway. At the same time, yung Campaña Maritima Ruins. The Campaña Maritima Ruins here in Cebu converted na into a tourist destination. I think this is a must visit for you guys. Kasi parte ito ng history, lalo na sa shipping industry. At saka dito, sa likod nito, makikita nyo rin ang Cebu Cordoba Link Expressway. What else? Where else? You need to visit here. Itong Campaña Maritima Ruins here in Cebu City. Malapit na ang sinulog, no? Isang structure, religious structure, na dapat puntahan ninyo ay itong bagong chapel ng Santo Niño, no? Dito sa likod ng City Hall. Ayan, nakikita nyo yung City Hall. Well lit, no? And this is also the Chinese Museum. Ito, magkalapit lang sila. Tingnan nyo, ha? Imagine this. Makikita na ninyo ang Campaña Maritima na ruins. Then, ang Chinese Heritage Museum. Then, the City Hall. And of course, the Chapel of Santo Niño. Kabubukas lang to, Santo Niño Chapel, na makikita nyo with may parke dito, when you can also pray in the chapel. At the same time, may mga kiosk din sila. So, talagang you need to be here on Sinulog, ha, para makita nyo kung gaano kaganda ang Cebu. Ito yung dinidevelop ngayon na the new Carbon Public Market. Ito, slated to open next year. Itong world-class na Carbon Public Market dito matatagpuan sa Cebu City. All in one, Cebu is booming. Yes, we are. Because of the resiliency of the people, hardworking, creative, artistic, hospitable, kind, at the same time, efficient government, governance. Okay? Visit Cebu, aantayin ko kayo dito sa Cebu. Mabuhay ang Sugbo. Viva Señor Santo Niño de Cebu. Nandito tayo ngayon sa rooftop ng the new Carbon Public Market. Ongoing yung construction niya. At ito yon. This is Cebu Cordoba Link Expressway. Ayan, the longest bridge in the Philippines, 8.9 kilometers. At ito yung lumang Carbon Market. Ito. Ayan. I don't know what will happen to them. But definitely, alam ko ang gobyerno ngayon are clearing the area. Yung may mga malapit sa mga
river banks o so mga ganon, dadaanan ng tubig kasi nga ang iniiwasan ay ang ano, ang flood. At saka lives will be protected kung malayo sila sa mga swamp area or sa mga river. Dapat linisin na yon. Kaya ito po. And of course, proudly Cebuano, if you are here, makikita nyo tong bridge that connects Cebu City to neighboring islands of Lapu-Lapu, Cordoba, Mactan Islands. Ayan, napakaganda.